Nagmistulang ilog na ang kalsada, marumi at malumot na ang tubig, pero ang mga bata enjoy pa rin sa paglangoy. Ganyan ang eksena sa Barangay Caraal, Dagupan City. Makati, tapos namamati ang mga halaman. Kawawa ang mga bata. Ayon sa Public Information Office, 1.23 meter ang level ng high tide kaninang 10:25 ng umaga. Talagang kwan, may high tide na, may ulan pa, talagang malalim. Hindi visible yung kotse, hindi pwede, yung kwan lang, yung matataas lang na kwan, na sasakyan. So, kasi mama, nag-uumpisa ng high tide dito sa amin kwan eh. 5 o'clock, mamayang hapon na magsusubside na rin, mga alas 4, magsusubside na dito. Kanya-kanyang diskarte ang mga tricycle driver sa barangay upang di matigil ang paghahanap buhay. Ang ginagawa yung mga tricycle dito, kasi naghahanap buhay sila, alam nyo, linalagyan ng hose yung tambot sa patasin. Kasi mapupuno ng mapupuno ng tubig. Opo. Saka yung kutse, pwede rin duman, pero alanganin yung iba dahil masisirang sasakyan nila, papasukin ng tubig sa loob. Ang residenteng si Greg, nabroproblema na rin dahil pinasok na ang kanilang bahay ng tubig baha. Ang hirap maghanap ng mga ng masasakyan, lalo na sa kalsada sobrang taas ng baha. Walang magsasakay na tricycle dahil hindi kayang suungin. So, talagang hassle talaga yun. Paalala ng barangay, iwasan ang pagsulong sa baha dahil na rin sa banta ng leptospirosis. Binigyang din rin nila ang pagsuot ng face mask at pagsunod sa minimum public health standard. Christine May Tirado para sa Luzon Headlines.